Good afternoon to everybody. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lumang tipan, si Propeta Elias at ang byuda na ang Sarepta. Makikilala natin si Propeta Elias at ang byuda na ang Sarepta. Ang magpapadala ng Diyos kay Propeta Elias ay upang tugunan ang misyon niya na hanapin ang isang babaeng byuda sa bayan ng Sarepta. Habang nagpapahinga si Elias, isang tinig ang kanyang narinig. Tumindig ka at kumarabong ka sa salita. At doon ka tumira. Inutusan ko na ang isang biyuda doon na pakainin ka habang naglalakbay ka, uminom ka sa bayan. At tumindig si Elias at ginawa ang utos niya. Tinagtagal na tuyo ang batis at walang ulan na kumakas. Tagutom, tagtuyot, at wala nang makain at matulog ang mga tao. Sa pagdating niya sa pintuan ng bayan, nakita niya ang biyurang namumulot ng bata. Tinawag niya yon at sinabi, "Ginang, maaari ba bigyan mo ako ng tubig sa sisidlan para may mainom?" Paalis na ang biyuda para kumuha ng tubig nang tawagin siya ng Elias at sinabi, "At pwede bang bigyan mo rin ako ng konting tinapay para may makain?" Sumagot ang biyuda, "Sabi ko, Your Excellency, na wala akong konting tinapay. Tubig sa dalawang tugon ni Elias sa biyuda, "Huwag kang matakot. Umuwi ka at sundin mo ang iyong sinabi. Ipagluto mo ako ng konting tinapay at dalhin mo sa akin. Saka ka magluto ng para sa iyo at sa iyong anak. Dahil ang sabi ni Yahweh na aking Diyos, hindi mauubos ang harina at langis bago dumating ang ulan sa lupa." Umalis si Hilda at ginawa niya ang utos ni Elias at nagkaroon sila ng pagkain sa araw-araw. Para kay Elias, sa biyuda at ng anak. Hindi nga nauubos ang halina at langis gaya ng salitang binitawan ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Pinaglaon, nagkasakit ang anak ng biyuda. Napakalupa hanggang siya ay mamatay. Kay Yahweh.
O Yahweh na aking Diyos, parurusahan mo rin ba ang biyudang ito na siyang kumukot sa akin at hahayaang mamatay ang kanyang anak? Tatlong beses niyang dinapaan at tumawag kay Yahweh. Buhay. O aking Panginoon, pabalikin mo nawa ang hininga ng batang ito. Tininig ni Yahweh ang tinig ni Elias at nagbalik ang hininga ng bata at nabuhay. Ayan, buhay na ang anak mo. Hindi pababayaan ng Amang nasa langit ang mga taong sumasampalataya at tumatalima sa Kanya. Katulad ng biyudang ito, dahil sa Kanyang pagiging bukas-palad at pananampalataya sa Diyos, hindi niya pinagmalamot kung ano na meron siya. Ang hindi pagpaubos ng halina at langis, ang pagpabuhay ng bata ay gantimpala ng Diyos at sa propeta Elias. Ang instrumento nawa tayo rin sana ay katulad ng biyuda ng Sarepta. Maraming